sa umaga pagising, agad nakatuli ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo, pambungad sa umaga, balitang totoo. Pinoy Stream TV Radio ang paborito ko, sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago, Pinoy Stream. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha! Lagundi Tea! Happy Cha! Lagundi Tea! Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na! Happy Cha! Lagundi Tea! 100% dried Lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro at subok na! RichCorp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha! Lagundi Tea! FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough, at tuklasin ang marami pang health benefits. Fits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Kasaysayan sa puntong legal. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kasaysayan ng ating bansa noon, ngayon at bukas. Kasaysayan sa puntong legal. Kaalamang batay sa puntong legal. Hango sa mga utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Ilalantad ang mga katotohanan mula sa panlilinlang ng iilan na nagdulot sa atin ng kahirapan at pagkasira ng lipunan. Itatama ang kasaysayan na konektado sa ating buhay at kinabukasan. Kasaysayan sa puntong legal. Inihahandog sa inyo ni Ginoong Benjamin Narvaez Garcia, isang economic researcher. Kasaysayan sa puntong legal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Benjamin Narvaez Garcia, economic researcher. Right now, ang gagawin po natin will be episode 15. Ang didiscuss po natin ngayon is tungkol po sa lupa at ang hiniram po ng gobyerno tsaka ng Amerikano na commodities po ni Ecopiado. Ano po yung commodities? Ito po yung number one, ito po yung ginto. Okay? Yun din pong platinum at diamonds. Ang Pilipinas po hindi humiram ng platinum at hindi humiram ng diamonds. Ang Amerikano lang po ang humiram nun. Ang hiniram po ng gobyerno ngayon through the central bank para makapagbukas ng central bank ay 117,500 metric tons ng gold. Okay? Yun po ay gold nuggets. Okay? Kaya ipagpapatuloy ko kung bakit naging bar. So, hindi ho magbubukas ang Central Bank ng January 3, 1949 kung hindi ho sila nakahiram ng ginto kay Don Anacleto Madrigal Acopiado. Siya po yung anak. Pero ang tunay pong humiram, yun hong magkumpadre. Yun hong dati natin presidente, si Presidente Rojas. Yun po yung lolo, makakilala niyo naman, yung tumakbo ng senador, si Mar Rojas. Yun po ang lolo niya. Naging presidente ho yun at naging kumpare niya po si Don Gregorio Madrigal Acopiado.
Pero nung namatay si Don Gregorio Madrigal Acopiado nung 1942, ay ang nagpatuloy ng lending ng gold para makapagbukas ng Central Bank, eh ito po si Don Gregorio Madrigal Acopiado. Okay? Bakit po? Binalik ho nila yon na galing po sa Vatican. Okay? Hindi ho na-involved si yung dati po nilang lawyer. Ang dati po nilang lawyer is Attorney Ferdinand Edralin Marcos noong pong 1948. Kaya lang ho siya kinuha dahil ho nang matay yung Don Gregorio Madrigal Acopiado, yun hong tatay ni Anacleto Acopiado, at siya po ay pumunta sa Vatican para i-transfer ho yung account nung tatay, si Don Gregorio Madrigal Acopiado, sa anak na iisa lang, si Don Anacleto Madrigal Acopiado. Yun lang ho ang ginawa niya. Kaya lang po, kasama po si Father Jose Antonio Diaz. Si Father Jose Antonio Diaz po ang katiwala po ng Acopiado sa mga kanilang ginto. Okay? Kaya nung sumama siya sa Vatican, sabay sila, pag-uwi nila, nagdala po sila ng 640,000 metric tons ng gold. Nauwi nila yon, and then dineposit po yon sa Central Bank of the Philippines. Ang hiniram lang po ng gobyerno natin through the Central Bank eh 670,500 metric tons. Ito po yon. Ito po yung papeles na babasahin ko sa inyo na wala hong umiikot dito kahit nasuhin na wala. Ang meron lang ho nito, yun hong talaga memeare si Acopiado. Ang nagbigay ho sa akin dito, yun hong memeare si Acopiado family. Ito po yun. Ito po yung papakita ko. Kung makikita niyan, ito po yan. Ang tawag po ito, monetary board meeting. Ito po yung unang-unang meeting po ng Central Bank. Held, ito po, monetary board meeting held at the 6th floor of the PNB building dated January 3, 1949 at the new office of Central Bank of the Philippines. Kasi po, bago pa lang, wala pa silang building. Ang ginagamit po nila ang PNB. Noon ho tayong walang Central Bank, ang nagiging Central Bank natin is PNB. Okay? So, yun po ang papel ng PNB nung araw. Okay? At nung wala pa silang building, gumagamit pa sila ng 6th floor ng PNB. Ito po yun. Agenda. The economic life of the nation. Yun po yan. Ang mga tao po noon, si number one, Honorable Miguel Cuaderno, presiding officer. Siya po yung chairman. Number two, Secretary of Finance, Pio Pedrosa, Philippine National Bank President. President Vicente Carmona, Rehabilitation Finance Corporation. Delphine Buencamino, Member of the Board. Jose Yulo, Member of the Board. Rafael Corpus, Member of the Board. Antonio de las Alas, Member of the Board. Ang isa pong humbisita nila, si Carlos P. Romulo, Ambassador Pacific Union, represented the President of the Philippines, si Elpidio Quirino. Okay. Ito po yun. Whereas the Board of Governor given letters of instruction of the successor heir owner, Anacleto Madrigal Acopiado Sr., code name AMA LSM 666 since January 3, 1949, subject to continuance until 2005. So si doon pa lang ho, umpisa pa na yung 2005, nakasama na. Ngayon, nakikita niyo po yung code, no? Code name AMA LSM 666. Kaya po, ito yun yung nagpapanggap na siya daw po ang may-ari ng ginto. Si Tiburcio Villamormaso, fake din ho yun. Okay?
Yan po yung isang pangalan na alias po ni dating presidente Ferdinand Edralin Marcos. At ngayon, meron pang lumabas na tao na siya raw yun. Okay? Anak daw siya ni Ferdinand Edralin Marcos. So, walang problema. Pero huwag niyang gamitin yung pag-aari at nagkukunwari siya na siya yung may-ari ng ginto, pati lupa. Okay? Anyway, pagpapatuloy ko po. Whereas the Board of Governor headed by Governor Miguel Cuaderno Sr. represents the position paper signed by the President of the United States, kaya signed by the President of the United States of America, Harry S. Truman, and the President of the Republic of the Philippines, Elpidio Quirino, covered by mutual agreement, Article 4, protected by Treaty of Agreement, resolved and amended, CR 1974. Okay. Whereas, yan po ah, yan ang basis. Whereas the Board of Governor, represented by Chairman and Governor of the Central Bank, Miguel Cuaderno Sr., give the letter of instruction under the international banking law of bailments of protection and bailments of protection, the World Asset Access Reserve in Trust deposited in different bullion banks around the world. Maturity in 2005. Again, sinabi po ho yung 2005. Yan ho yan, ha, kasulatan yan. Uulitin ko po. Whereas the Board of Governor, represented by Chairman and Governor of the Central Bank, Miguel Cuaderno Sr., give the letter of instruction under the international banking law of bailments of protect the world asset. Access reserve in trust deposited in different bullion banks around the world, maturing in 2005, and must be returned to successor heir, AMA-LSM-666, with discretionary power to move or remove and restructure, called as bailor. Okay, so ibig sabihin po, ang nagpapahiram ay bailor. Ang tumatanggap po ay Bailey. So, ang Pilipinas po ay Bailey, tsaka Amerikano po ay Bailey. Okay. Now, susunod. Whereas, number one, there must be a lawful possession with a title in the Bailey. Two, for a determinable time. Three, the trust property owner is AMA-LSM-666. As the bailor. Four, the bailee must restore when his lawful possession comes to an end. Sabihin, ibabalik po sa kanya. Number one, two, three, four. Whereas, one, there must be lawful possession of the title in the bailee in whom he ran. For the determinable time, the trust property owner is AMA-LSM-666 as the bailor. With the bailee must restore when his lawful possession comes to an end. Ibabalik ko ng bailee. Sino po yung bailee? Ang Pilipinas po at ang Amerikano. Number, isa po, yung isa po. Whereas there must be a lawful possession entitled, yung pa nabasa ko? Okay, nabasa ko na pala yun. Whereas, the bailor who is trust owner deposited his commodities in the form of gold bullion or precious metal, vault to vault, and ledger to ledger in trust deposit withdrawable by the bailor in accordance with Article 426, 427, and 428. The bailor have the discretionary power to move
remove, and restructure upon the maturity date in the year in accordance with the provision of the trust deposit law under the international banking law of bailments, functional and procedure. Di na, malapit na ho yun, tino? Ibig sabihin, nakakontrata talaga yan. Ito po, ang second page. Ito po ang hiniram nila ng Amerikano. Okay, number one. A parcel of land known as Titulo de Compra consisting of 7,143 islands and islets all over the Philippine archipelago covered by OCT-01-4-TCT number 12022, tama, TCT number 498, tama, TCT number 409, TCT 4 number 407, TCT number 408. Located in Luzon, Visayas, Mindanao, and Sabah. Maturity ended in the year 2005. Sina, ang linaw po. Susunod po. Gold Bullion Trust Deposit, SKR. Number AB and ANB 51263 CR 1950-400,000 metric tons of gold for the backup of Victory Notes, the priority beneficiary Filipinos maturing in the year 2005. Again, sinabi na naman yung 2005. Number three, 217,500 metric tons of gold, tama, 100 metric tons of platinum, and 100 metric tons of diamond, exported in European nations for 50 years, extended in the year 2005, again, 2005 naman, with export permit directly to Yugoslavian government, protected by Treaty of Versailles, tama, Global Immunities, comma, Security Code 5020, comma, GENTZ or GETZ, comma, Redeemer's Code 1738-777 under the Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement in accordance to Article 4 and Embargo Act of 1807, period. Okay. Number four, 1,000,000 metric tons of gold, comma, 1,000,000 metric tons of platinum, comma, 1,000,000 metric tons of diamond exported to the European nations for 50 years extended by Treaty of Versailles, Global Immunities, comma, Security Code 5020, comma, GENTZ, comma, Redeemer's Code 1738-777 under the Bilateral Successor Breakthrough Agreement in accordance with Article 4 and Embargo Act of 1807. Ito po yun. Okay. So, itong number 4, tandaan yan. Hiniram din po yan ng Amerikano. Sasabihin ko yun kung kailan. Therefore, we member of Monetary Board of Governor, ngayon ito, ginamit na po ito ha, ganitong kaaga noong 1949. We, the Governor of Banco Central ng Pilipinas, its Chairman Miguel Cuaderno Sr., and the President of the Philippines, Elpidio Quirino, and the asset and the above mentioned integral part of the proclamation and declaration of the gift of love in follows to successor heir and the code of master known as Anacleto Madrigal Acopiado LSM-666 successor of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado and his successor heir Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. and married to Doña Trinidad Udinyo Acopiado, the principal signatories
of the last, again, last testament, last will testament, wala hong end. Ito po yung importante. Be bestowed upon assignment without goodwill, or let the hindrance as a clause of the banking instrument trust deposited in favor of Anacleto Madrigal Apeado and his son, Roberto PM Opudino Madrigal Acopiado, the successor in interest of the World Asset Commodities Deposit in Trust withdrawable in the year 2005. Again, sinabi na naman po yan, paulit-ulit to. Ano pong gagawin natin dyan, ang central bank? Sino ba ho nag-umpisa niyan? Ang presidente po nun is Presidenta Gloria Macapagal Arroyo. Yan, okay. Now, ang pumirma, ito po yun. Ang pumirma po, ito. Ito po yun. Pakita ko sa inyo. Kaya, kala ho nila kasi wala tayong kopya. Yan. Oh, nawawala. Ay, nawawala. Yan, yan po. Yan. Yan ho yung pumirma. Babasahin ko po yan. Okay. Ang pumirma po, si Miguel Cuaderno Sr., Chairman Board of Governor, Elpidio Quirino, President of the Republic of the Philippines, Harry S. Truman, President of the United States of America, Dwight D. Eisenhower, Supreme Commander, Allied and Non-Allied Nations, Attorney Ferdinand Marcos, Council of the AMA LSM 666, yun po yung Anacleto Madrigal Acopiado. Okay? Father Jose Antonio Diaz, alias Sibirino Santa Romana et al., Metal Trust Depositor of AMA LSM Master. Yun po. Jose Bautista Cruz, C1-C2 Blue Seal 66-AMA-LSM. Sito po, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr., Code of Master, Flat, LSM-666. Ito po yung mga litrato nila. May litrato sila dyan. At may seal sila. Okay? Kaya po, kompleto naman tayo ng papel. So, tingnan na lang po natin dahil naka-report naman ho yan sa ICJ. Alam po ng ICJ, kaya ang ICJ po, umaksyon po ang Committee of 300 against President Marcos. Ang case number po nun ay special case special ad hoc case number UN 1421, dated April 21, 2015. Tinanggal ho ang lahat ng kinansel po lahat at sinara ang account po ni Presidente Marcos sa buong mundo, kahit na po sa Red China. Sarado po lahat. Pati ho yung na-identify na damage niya, isinara po lahat. Pangalawa, ang utos po, pati po ang Filipino commoner, sino po ho ang commoner? Tayo po yun dahil hindi po tayo royalty. Ang mga akopyado po, akopyado Madrigal, they are royalties. Sino po nagsabi niya? Hindi po, ako sinasabi ko lang, pero po nanggaling yan sa korte. Ang nagsabi po niyan, ang korte, si Judge Enrique S. Agana, judge po ng civil case number 3957-P. Yun po ang sinabi niya. Sa 137 pages. Okay? Siya po nagsabi noon. So, yan po ang nangyari. Kaya umaksyon po at pinasara. Okay? Pagdating po ng, ang sabi po ng instruction po ng ICJ, Filipinos, commoner Filipinos cannot get it. Yung pong iniwanan ni Marcos sa bangko, pati po ang gobyerno niya. Sino po ang gobyerno ng commoner Filipino? Yung pong Republic of the Philippines. So, tapos na po. So, pati po ang Republic of the Philippines, kahit na po gobyerno, walang karapatan
doon sa commodities ni Acopiado. Malinaw po yan. Yan po ang ano po, decision po ng ICJ. Ang ICJ po, International Court of Justice. Naka-base po yan sa Netherlands, sa Hague. Okay? Okay. So, ngayon, since nakita nyo merong karapatan at bago nagkaroon ng pagpapatakbo ng Central Bank, kailangan po ng humiram ng ginto ang Republic of the Philippines through the Central Bank of the Philippines. Humiram po sila kay Acopiado, kay Don Anacleto Madrigal Acopiado Senior. Kasi po may junior eh. Pero nung naglalaro ng dahilan na yun pong junior, pwede daw po umalis sa senior, hindi po yun. Eh makukulong po yung junior kahit na po siya anak ni Anacleto Madrigal Acopiado Senior. Kasi hindi po siya ang pinamanahan ng at dahilan para mamuno sa estate ng Acopiado family. Ang binigay lang ho na tagapagmana at mamamahala dyan eh si Roberto Pidinho Acopiado. At pag namatay po siya, ang papalit sa kanya, yung pong kanyang eligible wife. Why ho eligible wife? Kasi nung nag-decision po ang korte, February 4, 1972, si Roberto Pidinho Acopiado, siya po ay old bachelor. Wala pong asawa, binata. Kaya po ang sinabi ng korte, eligible wife. O nag-asawa lang po siya, 1998. Okay? Kaya po, yun po ang istorya. Wala tayong magagawa. Kaya, ito po yun, susunod. Nung may kaso po, ganito ang ginadahilan ng mga instrumentalities. For example, nagpadala ka ng sulat sa BCDA, pati po ang tinatawag na Land Bank of the Philippines. Yun lang, yun po lang ang natatandaan ko, pero marami pong iba. Ngayon, ito po yun. Sinabi po nila na yung kasulatan at mga papeles ni Acopiado, null and void. Sino po nagsabi niyan? Yung pong korte, ang tawag po doon yung case number CAGRSP number 7014. Yan po ay Court of Appeals. Okay? Number one. Tinanong ko po yan sa Supreme Court of the Philippines. Sabi ko, nakasulat po ito. Sabi ko po, ang decision ba ng Court of Appeals is final and executory? Ibig sabihin, pwede bang execute agad? Sabi po ng IPO or Public Information Office ng Supreme Court, hindi pwede. Kami ang highest court of the land. Kung anong sasabihin namin, sila po ang susundin. Kami po ang susundin. Sabihin. Now, kaya ko po sinabi yon, kasi po, nung 997, civil case 997, yun po ang ginawa ng Pilipinas, ang inisip po ng mga officers ng gobyerno, like po si President Mark, President Macapagal, Diosdado Macapagal, inisip po ng mga tao niya, patay na po lahat ang mga kaopyado during the war. Report. So sabi ni Presidente Macapagal, pag-file na kayo ng kaso kasi kung wala nang tigapagmana, yung iisang titulo na titulo ng Pilipinas, 01-4, okay? Ang ibig kong sabihin ng 01-4, Original Certificate of Title 01-4. Yan po ang titulo ng Pilipinas sa buong Pilipinas magmula dun sa tinatawag na Northing Isla natin sa forgot the name, Batanes Island hanggang Saba. Covered ho ang Saba. Covered din po ang West Philippine Sea. Okay? So, wala hong gulo doon. Now, 19, nung pong napatunayan nila, napatay na, inaward po ng korte, yung lower court, ang tawag sa lower court, wala pa hong RTC noon. Ang lower court ho nun, ang tawag nila is, CFI, Court of First Instance, kaya po CFI. Wala pa hong RTC.
So ang decision ho ng lower court, since patay na ho ang memeyari, binigay po nila ang pagmamayari ng 014 sa Republic of the Philippines. Inuha ho yan. Now, finally, bago mag-finalize yung desisyon, nalaman nila, buhay ho yung Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. na nakatira sa Hawaii. So nagulat po sila. So ngayon, ang ginawa po ni Honorable Felix Macasyar, sino po yun? Si Honorable Felix Macasyar, yun po siya yung OSG ng Republic of the Philippines. Ano po ibig sabihin nun? Siya po ang lawyer ng ating bansa. Okay? So, ang ginawa niya para i-correct yung pagkamali nila, tumakbo ho siya, pumunta siya sa Supreme Court at nag-file po siya ng petition para isupi na po ang presence ni Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. sa Supreme Court. So, pumunta ho at umuwi si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. galing sa Hawaii, pumunta at nag-report sa Supreme Court. So, nung nakita po siya nung Supreme Court judge, si Judge Cesar Bengzon, ang ginawa po ng Cesar Bengzon, ibinalik po sa kanya yung title na binasa po po kanina na hiram ng United States government. Okay, binalik po sa kanya. Kaya po ang sabi ng korte, ang lower court po, ang tinatawag na Court of First Instance, nagkamali. Ang tawag po sa pagkakamaling yun, estoppel. Ibig sabihin, yun yung assumption ng gobyerno, mali. Buhay pala yung sinasabi nilang patay. Okay, now, since inamin po ng tinatawag na LRC, okay, Land Registration Commission, ang namumuno po nun is Attorney Noblejas at ang assistant niya po ay si Attorney Bilog. Ang sinabi po sa korte, noon ho nagkukorte ng Civil Case 997, sinabi po niya, lahat gumawa ho sila ng tinatawag na fake titles. Inanim po nila sa korte. Ang pinake po nila, sinabi po lahat kung ano pinake nila. OCT1 hanggang pong OCT 100,000. So ang dami nun ha. Tapos, nung nangyari yun, inamin nilang mali. So therefore, kailangan yung mali, itatama. Ang pagdating ho nun, sa korte, ang tawag po dun is quieting of titles. Pag na-quieted ho yung titles, ang susunod na procedure, reconveyance of real estate properties. Ibabalik po sa memeyaring tunay. Okay. Since po nag-umpisa sa Quezon City, masyado na hong masikip yung Quezon City para pagpapatuloy yung paglilinis ng fake titles. So, naghanap ko sila ng korte at nakita nilang maganda ang korte at maluwag sa Pasay City. So, ang nakita nilang korte ngayon na may nag-aaway na magkakamag-anak na pinag-aagawan din ng lupa, same lupa. Ang case number yun is 3957. So, nung pumunta po sila noong 1964, nagtayo sila ng kaso doon, pero dumuktong ho si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. as intervenor. Siya ho nasa gitna. Oh, anyway, total, kanya talaga yung ano, kanya talaga yung titulo na pinag-aawayan nila. Ang case po noon is quieting of titles and reconveyance of properties at nagdagdag ho ba sila. Reconstitution of titles of Acopiado. Kasi po, noong 1950, nasunog po ang RD ng Pasig. At nasunog po ang tinatawag na certificate na 01-4. Okay? So, lahat po nang nasunog, lahat nang nawala, nag-reconstitute sila. So, ang ganito po yun. Reconstitution of title in the name of Don Gregorio Madrigal Acopiado and wife Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal under Republic Act 26, okay, in the name of patay, may tumatawag, dali lang po,
Papatayin ko. Ay. Ayan, wala na. Maraming salamat. Okay. So, nasa matay. Okay. So, ngayon, in the name of Don Gregorio Madrigal Ocpiado, ang kanyang asawa, si Doña Maria Carmela Sarmiento Madrigal, yun ang huyon. So, natapos ho yun ng February 4, 1972. Kaya huhumaba yan. Si Taliano, si Julian M. Taliano, bumili ho ng lupa kay Ocpiado. Makikita po yun sa likod ng TCT 408. Ang TCT 408 ho is about 125,327 point something hectares. Ganun nung kalaki yan. So, bumili ho siya ng lupa doon. December 20, 1971. Since bumili siya ng lupa, nakisiksik siya ngayon as an interpreter. No? Noon nakabili siya. So, pagdating ho ng 1972, okay, sumiksik siya as an interbinor. Lalong nagulo. But anyway, okay lang yun. Now, eventually, since malakas siya kay Presidente Marcos, kasi inintroduce po siya ng Presidente Marcos kay Ocpiado. So, of course, naniwala dahil attorney niya nag-introduce, eh, binigyan ng pagkakataon makabili. So, kahit na nag-down payment, i-process po nilang absolute deed of sale at binigyan ng titulo. The problem, nangyari, hindi ho nakabayad ng balanse. So eventually, habang tumatakbo yan, kaya meron pong clarificatory decision at nagulo-gulo sila. Kaya po natapos yung final decision nun 1984. But, you know, ang haba para to clarify po yung ginawa ni Julian Taliano. Okay, now, ang nangyari po nito, since binalik na, ngayon ho, parati pa rin sinasabi ni Taliano, kanya yung titulo. Kaya po sa tagal ng claim niya, which is basically, if you look at deeply dun sa ginawa niya, that is basically a economic sabotage po yan. Lalo po yung tiga Iligan na nagsinasabi niya, kanya yung OCT 01. Ang sabi po niya, OCT 01-4S. Nagdagdag na naman. Yung po mga na ganong fake, eh yung po ay gumugulo ng ekonomiya ng Pilipinas. But anyway, tsaka na yon. So eventually, kaka-claim niya na na-demanda siya ngayon. So yun pong mga tao katulad ni Taliano, attorney Del Rio, tsaka si, I forgot his name. Meron po silang tinatawag na warrant of arrest. Ngayon, ang sinasabi po nila, eh, hindi mahuli, hindi nakikita, eh, makikita rin ho yun. Ang sabi po nila, si Taliano daw namatay na. So, well, anyway, kung namatay siya, di namatay siya. Kung mabubuhay siya, ay aarestuhin siya. Kasi pending ho lahat yung warrant of arrest. Now, so, ang nangyari, at kumuha ng titulo sa na fake sa LRC. Meron ho silang mga 80, mga 90 po, including the Republic of the Philippines. Ang pangalan po ni Ayala, nandun po sa loob. Pati po si Bilyar, si Manny Bilyar, nandun po sa likod. Nasa loob. Pero ho ang kanyang in-law, yung pong tatay ni Ator, ni Senator Bilyar, nandun po yun. Nandun ho sa labas. Pati ho istorya ng yung kanilang lupa na tinitirika ng munisipyo ng Las Piñas, wala din hong titulo. Fake din yun. Pero since they are government institution, eh pwede na ho silang gumamit. For as long na hindi na gagamitin sa negosyo. Okay? Yun po yun. So, ito po yun. Nung ginawa po yung tinatawag na
CAGR 7014 even nagkaroon po ng dalawang Supreme Court order dated July 14, 1964 and August 11, 1976. Dalawa na ho yun. Ito na pong sumunod. Bago po dineclare at promulgated yung CAGR 7014, ano po yun, promulgated December 11, 2009. Pero bago nangyari yun, ito po yun. Under the office of Renato Espuno, Chief Justice. Okay, babasahin ko lang po. First endorsement, July 6, 2009. Supreme Court of the Philippines po ito. Referred to Court of Administrator Jose P. Perez, Office of the Court Administrator, comma, for appropriate action, comma, the attached letter, in close parenthesis with enclosures, comma, dated June 11, 2009, received by the Office of the Undersigned on June 23, 2009, of Engineer Jose Cabiola, comma, writing on behalf of the legal heir of the Gregorio Madrigal Acopiado and Anacleto Madrigal Acopiado, requesting assistance of the issuance of the Regional Trial Court Branch 111, formerly Branch 28, the Pasay City, an order for implementation of the execution of the portion of the properties under its jurisdiction, civil case number 3957-P, entitled Wilson P. Orpilada et al. Versus Mariano J. Rodriguez et al. In close parenthesis. Signed, Renato Espuno, Chief Justice of the Philippines, copy furnished, Jose C. Gabiola, his address, and naka-certificate po ito. So, may kopya hultan. So, it's a public document. So, bakit po magkakaroon ng mapapas po at promulgated yung CAGR 14 ng December 11, 2009? Marami po siyang sinagasaan. Ang sinira po nitong desisyon na ito, yung pong sistema ng ating court or justice system. Yes po, in lower court, binangga po yung korte, Supreme Court. Kaya po, ewan ko, tingnan natin kung ano man yung mga tatlong judges po yun eh. Kung ano mangyayari sa kanilang, tinatawag doon, yung pag nag-retire po, ang pangalan doon, pag-retire mo, bigyan ng pangalan nito. Yung, I forgot the name eh. Basta't meron kong benefit pag-retire mo. Retirement pay. Okay. Tingnan natin kung maapektuhan po ang retirement pay nung tatlong judges na gumawa po ng desisyon na yan. Okay? So yun po. Ngayon, so natapos ko na yun. Kasi kaya po sinasabi dito, dahil meron po tayong problema sa West Philippine Sea at sa Sabah. Hindi po tinatama ng ating Republic of the Philippines through the tinatawag na politicians natin, yung mga tauna na head natin sa like the president, the senate, the congressman, or the representative, wala akong nagsasabi sa kanila ang nang tama. At umiiwas po yung mga tao sa Supreme Court. Like po si pinipilit po ni retired Justice Antonio Carpio na papasok tayo dun sa tinatawag UNCLOS. Ang UNCLOS po, sa pagkakaalam ko at yung naririnig ko, ino yung paggamit ng dagat. Ano po ang ginagawa ng Red China? Kung mapasok sila dito, sana po kung pumapasok lang sila. May barko, okay lang. Eh kaso po kumuha ng lupa, kumuha ng island. At kung meron man silang nakikitang bato, pumuputol tayo ng binigyan ng mga Chinese
miners or explorer, binigyan nila ng lisensya. Pumutol ho ng bundok dyan sa Zambales. Yung nung lupa, dinala po dun sa island na ginawa nila. Ilang island po yun? Question, hindi na ho tatamaan yun ng UNCLOS kasi kumuho ng lupa eh. Ang yun po ang logic na nakikita ko. Bakit po makikipaglaban tayo sa tubig eh samantalang lupa na ang kinuha, island na. So dapat po gagamitan natin ang tinatawag na pagme-measure po ng lupa. Ano po yung pagme-measure ng lupa sa international law? Yung po ay torrent system. Member din po ang Red China diyan. Member din po ang Thailand. Member din po ang Vietnam diyan. Member din po ang Indonesia at Malaysia. Tayo po member na. In fact, tayo unang-unang member noon eh. Okay? Nakapag-rehistro na tayo noong 1904. Pero ginawa yung batas natin sa Torrent System Registration noong 1902, November of 1902. So, nauna na tayo. Nasaan bang Malaysia nung araw? Gumawa lang yung Malaysian Federation noong 1963. Nasaan ba yung Vietnam ng araw? Of course, may Vietnam na yun, pero hindi nila control. Pero mabait din naman tayo. So, yun ang pinagmamalaki. Ngayon, ang torrent system po, ulitin ko, ang torrent system po, ang pagsusukat ng lupa. Lupa ho. Okay? Katulad niyan, merong tubig. May tubig, merong lagoon or lake. Saan ba ho nakapatong ang tubig? Hindi po sa lupa. Yun hong lupa ang sinusukat. So kahit na ho may tubig yung lupa, dun ho yung loop, yung tubig, kaya akupyado pa rin yun. Kaya ho tayo puro island, meron tayong dagat, dun hong dagat, kaya akupyado pa rin ho yun. Yun ho yung pinag-usapan ng decision with compromise agreement na iniprobahan ho ni late President Ferdinand Edralin Marcos. Kaya lang, hindi niya sinunod. Nag-declare siya ng martial law. Kung bubuksan ho natin, binasa ko pa na ho yun, page 90 to 99 ng 3957-P. So, tsaka natin balikan yun. Pero sinabi ko na yun kung bakit nag-declare ng martial law. Yung totoo. Kasi nagkakagulo raw. So ang point namin, kung ang gobyerno, hindi pumapayag ang gobyerno dahil walang approval po ang ating Presidente Duterte, hindi ho tayo makakapasok sa ICJ. Ngayon, si Acopiado ba pwedeng pumasok sa ICJ? Meron po. Meron po siyang imbitasyon para pumasok sa ICJ. Okay, now, kaya kung hindi ho tutulong ang gobyerno, since po si Acopiado ay ginawang pobre po ni Presidente Marcos, ang yaman niya po, yung lupa na hindi niya man makuha at pinag-iikot-ikot siya ng mga batas na hindi pwedeng galawin, pero tapos na ho sana eh, noong 3957-P with two tinatawag na Supreme Court orders. Hindi ho decision ha, order po yun. At tsaka yung po mga kanyang commodities, yung ano yung commodities po niya? Ginto, platinum, diamonds. Napakalaking bagay po. Sa totoo lang po, sa buong mundo, tayo ang pinakamadaming ginto. Kaya po yung nag-floating tayo, o tinatag na yung ating peso plinote, mali po yun. Kasi ang dami nating ginto eh. Kasi po nagmayabang po si President Marcos noong araw na magkakaroon ng tinatawag na Asian dollar. Naku, mali po ang sinabihan niya. Ang sinabihan niya po, iyon nagkukontrol ng ekonomiya ng Pilipinas, ng mundo. Ang kanya pong consultant noon is Greenspan. Is Greenspan eh. Siya po yung tinatawag na head ng Federal Exchange. Yung po equivalent sa Central Bank of the Philippines. Tapos kinakalaban mo ang Amerika noon. So anyway, pinarosahan siya noon. So ginawa niya, para yung ekonomiya na tayong humirap,
plinote yung ating pera. Kaya po, nung nag-umpisa tayo noong 1949, 2 pesos to a dollar. And then, tumataas ho ng tumataas yan. Lalo hong tumaas nung umupo po si Presidente Marcos. Okay? So, history na po yan eh. Now, kaya po sinasabi ito, kung wala hong magagawa sa ngayon, si at ayaw pumayag ni President Duterte, eh pwede hong dumiretso si Acopiado doon. Kaya lang, kailangan ibigay nila yung tinatawag na 400,000 tons of gold na nuggets. Ang value po noon, based on the gold price ngayon na troy ounce, 1,700 pesos, $1,700 to an ounce. It's about roughly $21.8 trillion. Trillion po, hindi billion. Trillion. So, dun pa lang po, pwede nang ipinance ni Acopiado yung pagpunta sa ICJ. Ngayon, pagpunta niyo sa ICJ, madadagdagan pa ho yun. Kasi kung yung mga diniposito po ni Presidente Marcos na illegal, na sinasabi niyang kanya, hindi po kanya yun. Okay? Pati ho yung mga hiniram, ito po yun, yung sinasabi ko na item 4, ito po yun. Papagpatuloy ko na ngayon. Meron pa ba tayong oras? Okay. Ito po yan. 1 million tons of gold, 1 million tons of platinum, 1 million tons of diamond exported to the European nations for 50 years extended by the Treaty of Versailles Global Immunity Security Code 5020 GENS Redeemer's Code 1738-777 under the Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement in accordance with Article 4 and Embargo Act of 1807. Yan po, hiniram diretso po yan ng Amerikano. Okay? Yun ho ang kondisyon ng Amerikano para mag-declare ng martial law si Presidente Marcos dito sa Pilipinas. Yun po, again, ang pumira ho dun sa Treaty of Permit to Transfer. Ang pumira ho nun, yung governor nung araw, nakalimutan ko ng pangalan ng governor nun, si Presidente Marcos signing as President of the Philippines and Legal Counsel of AMA LSM 666. Si Bautista Cruz and Padre Jose Antonio Diaz, wala hong pirma. Si Don Anacleto Madigal Acopiado. Again, that's another violation. Dalawa na ho violation ni President Marcos and Padre Jose Antonio Diaz. Nung kumopo sila ng gold, which is in violation with Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement, noong September of 1963. Again, hindi po alam ni Don Anacleto Madigal Acopiado. So dalawa na po ang violation nila. Yun po yun. So ngayon, pag pumunta ho si Acopiado sa ICJ, yun ho pwedeng ibalik. Kung ayaw ho ibalik ng Amerika, ang susunod po yun, because yun ho ay tinatawag na protected by the international law on bailor and bailee agreement, protected ho yun ang insurance. So magbabayad ho yan ang insurance niya. Sino po ang insure? Lloyd's of London. Eh sino po ang memiari ng Lloyd's of London? Of course, ang gobyerno ng Britain. Eh siguro ayaw bayar ng Britain yun. And laki nun. See? So, pipilitin ng Amerikano na ibalik yun. Okay? Para po naman tayo, ang ating ekonomiya, gaganda. Okay? Para po, just in case, yun yung taxes natin, mabawas-bawasan. Kasi po yung taxes natin, puro bayad sa utang. Yun yung ipapanganak pa lang, may utang na po. Okay? So yan po, meaning malapit na tayong
Meron pa ba tayong oras? Okay. Kung wala pa, meron pa tayong oras, babasahin ko lang po yung naiwanan ko ng araw na order po ito ng korte. Ito po yung order po ng korte na 3957-P. Ito po yun. Okay. Okay. Ito po yan. I think hindi ko pa nababasa ito. Ito po yan, ha? Ito po yan. Ito. The province of Rizal in passing. Ito po yung galing sa 3957-P na decision ng korte. The province of Rizal in Pasig and or in Makati, situated in Taguig, Parañaque, and Pasay City, all lots under expediency number 2484 in the name Doña Dolores Icasal. Also in the name of Hacienda Maricaban, under decree number 1360, containing 25,743,514.75 square meters, previously under civil case number 9119 of the CFI of Quezon City. Kasi po yun, yung CFI of Quezon City, tinerminate po yun na dinimanda po ni OSG Felix Macasyar na i-cancel po yung 119. Kasi po ginagamit ng mga tao yun para maging titulo. Ginagamit po nila ang korte, abuse of the use of court, para magkaroon sila ng fake title. Ginagawa pa rin po yun ngayon, which is hindi po pwedeng gawin. Kasi yun hong kadastral court, tapos na ang measurement. Okay? Lahat po yan. Tapos na po ang measurement kahit na isang millimeter makukuha sa paggagamit po ng satellite. Okay, now, ito po yun. Ordering the Honorable Register of Deeds of Quezon City. I think nabasa ko nito. Ordering the Honorable Register of Deeds of Quezon City to reconvey the land with an area of 4,399.32 square meters, more or less under alleged plan 11-4816, which was previously under case number 119 of the CFI Quezon City, alleged by OCT number 362. Okay, mali na naman, canceled na po yun eh. By virtue of the decision of the compromise agreement with the claimant for this land were barred by statute of limitation and of compromise agreement, and the corresponding land title be issued to and in favor of Don Anacleto Madrigal Acopiado or his heir Roberto Pudinho Acopiado. So babalik po, marami ho yan under case number 119. Pati yung si Ragwa, pati ho si sila kwanto. Ang pangalan ito. Arroyo, Tuason, yun po nakalagay yun. Kinansel ho yun, pati yung titulo po ng UP. Okay? Yun ho yung kinukuha nila. Kaya po yung UP, nagkiklaim po sa UP yung title, hindi po sa UP yung title. Kaya kopyado pa rin yun because may title na ho yun under at TCT number 498. Okay? Eh, alam mo naman, yung mga yung nagiging lawyer ng mga nag-claim again, of course, hindi naman nila mag-claim. Dahil yung mga nag-claim nun, hindi naman talaga si Acopiado. Matatalo talaga sila. Lalo na matitinig ang lawyer ng UP, eh, hindi ko yung mananalo doon. Kasi pick din ang title ng kumukuha ng title ng UP. Pero po ang UP, dapat po yan, talaga magkaroon ng paggamit ng lupa na libre.
Kasi po, eskwelahan yan. But the problem, ang ginawa ng UP, gusto nilang kumita, yung part ng lupa nila, kinausap po nila ang Ayala. Mali din ho yun. Maling-mali po yun. Kasi hindi ho dapat magkaroon ng commercial undertaking ang UP because yun do ay exclusive for pag-aaral, hindi po paggawa ng pera. Okay? Yun ho yung pagkakamali. So anyway, kung ganun man, hahabulin ho yun, di akopyado. Yun hong nangungupahan. O pwede rin ang UP kung kumita ang UP, hahabulin do yung tinatawag na UP dahil ginamit po nila yung lupa na libre para magkaroon ng pera. Hindi po pwede yun. Anyway, ito po. Ito po yun. Along and situated in the capital site of Fairview Avenue and Nawasa Viaduct, bounded on the east by Commonwealth Avenue and on the south by Republic Avenue and the proposed FF Home Housing Project is and of Sitio Commonwealth Barangay Diliman of then Caloocan, now Quezon City, containing an area of 1,005 hectares and 3,000 square meters. Ordering the Honorable Register of Deeds in Kabanatuan to reconvey the Chrysostom Estate under Decree Number 347312 under Plan 11-11288 and not situated in Barrio Bagonoy, Barrio Soledad, Municipality of Santa Rosa, containing an area of 13,700 hectares and another lot 3 under Plan 11-1128 situated in Gregorio Crisostomo and Bitan in Cabanatuan City containing an area of 3,250 hectares and another lot number Plan L11-1288 situated in Barrio San Gregorio, Santa Rosa, Nueva Ecija, in an area of 1,217 hectares, more or less, and its B corresponding TCT issued to in favor of Don Anacleto Madrigal Acopiado or his heir, Roberto Pudiño Acopiado, allocating therefrom an area of 100 hectares from lot 2 and in segregated its corresponding TCT be issued in to the compadre of Mr. Gregorio Madrigal Acopiado, the incumbent Governor Eduardo Hoson and his heir. Okay? So, yun ho nakasulat. Now, susunod, ordering the Register of Deeds of Rizal in Pasig to reconvey its corresponding title of land in an area of 322 hectares, more or less, be issued to Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. and his heir Roberto Pudiño under alleged TCT number 303037 in the name of Fortunato married to Maria Pantanilla Santiago. Yan yung mga pig. Ordering the Honorable Register of Deeds of City of Manila to cancel OCT 834 under special patent. Ito po yun, special patent 96969 and its subsequent TCTs was issued in the name of Land Bank. Recently, 101022 on May 5, 1970, which was null and void, ab initio, including its title thereto, which was barred by the decision of compromise agreement, and the said land
under BARD OCT 834. Again, another OCT. TCT number 101022 and its subsequent land title should be reconveyed in corresponding land title be issued to Don Anacleto Madrigal Acopiado or to his assigned lawful heir Roberto Pudinho Acopiado, considering that the same subject land under civil case number 3957-3 where the other claimant Fortunato Santiago married to Mama Pantanilla Santiago who represented this document under plan 1169, thus lot 1 and lot 2 had never succeeded under the proceeding of by reason of prius tempori prior tempori for curi curi then by any reason that null and void ab genito to force and effect. Ibig sabihin po, yun pong title ng land bank na tinayuan po nila ng Land Bank Plaza, eh yun po ay fake title. So, ang sinasabi po nila, na sinasabi po ng land bank, yung lawyer nila, na hindi po daw po qualified yung papeles ni Acopiado. Yan po yan. So, titignan po natin yung effect ng sinabi niya sa akin at nakasulat po at pa-present po sa Supreme Court. Doon po sa tinatawag na Office of the Confidant. Yung Office of the Confidant, yun po yung tinatawag na opisina na nag-administer po ng mga lawyers na nagtatrabaho sa government. So doon lang po ako pupunta at doon ko sila ireklamo. And then, tsaka natin ireklamo sa ombudsman. Okay? So para matapos yung hindi si nagre-research. Okay. Ito na po. Defiance to the decision by anybody, a corresponding arrest and imprisonment should be enforced by virtue of competent court and steeper penalty should be charged. Yun ang nakalagay. Ito po yun. Importante ito. Number 30 po ito. The only authorized executor over deed of absolute sale, tama, conveyance deed of donation, comma, contract to sell, involving the state in its lawful successor, interest of Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. in the person of Roberto Pudinho Acopiado, provided that the consideration should not be lower than 30% of the prevailing market value. Its initial required payment, if any there be, in the absence of 100% cash payment, consideration should not be lower than 10% of the 30% of the prevailing market value. However, in the absence of herein specified lawful eligible wife qualified to suit requirements set forth predecessor late Don Gregorio Acopiado. Ibig sabihin, kung wala na po si Roberto Acopiado, which is nangyari na, namatay po siya ng November 10, 2014, ang pumalit po sa kanya yung asawa. Yun yung eligible wife is Jocelyn Acopiado. So, ang point po dyan, eh, talagang sila po ang, ano, ang mag-execute nito. Although mahirap-hirap dahil walang pera, titingnan mo natin pero nakat 100 kung ayaw po at lalaban po ang mga memiari like Ortigas, Ayala, Villar, di okay ho, di lumaban sila. Yun hong damages 30%, okay? Yun hong sinabi ng korte, yun ang pinakamababa. However, kung lumalaban sila, makakapag demand po ng damages si Acopiado. So, lalaki pa rin yung 30% kung may damages. Hindi na po yun in violation of the decision of the court because damages na yun. So, sige po, lumaban sila, maganda yan, para magkaroon po ng damages, para tumaso yung 30%. Okay?
Now, kung magbabayad ho sila, kung mahusay ho yung tinatawag na kanilang lawyer, okay? Ah, hindi naman, accountant. Yun hong babayad nila, gagawin ho tinatawag yun na capital expense. Pag ginawa hong capital expense, yung bayad nila kay Akpiado, magiging qualified yun to deduct it from their gross income. So eventually, ang effect nun sa kanila, bababa ang kanilang income tax. So bababa ang bayad nila sa gobyerno, but yung bayad nila, binayad din nila sa gobyerno. Parang in-advance na nila yung bayad. Doon lang po yun. Eh magaling naman yung mga accountants nila. So magagawa nila yun. Okay? So again, at kasi po meron din akong meeting na susunod. At tatapusin po natin ito. So ito po, magpapasalamat tayo sa BDT Radio Production, DJ Pinoy Stream Versity Radio, DJ Levy Texon, DJ Marshmallow, and pong ating matinding DJ Cathy Cruz. Okay? Sila po yung teamwork na nagbibigay ng opportunity para masabi sa tao based on the legal facts na yun hong lupa nyo ay meron talagang memeyari. Ayusin po natin yan para po yun hong ekonomiya natin gaganta at mabawasan ang ating taxes. At kagang din po yung buhay natin, katulad nung araw na 8 ang anak, nabubuhay at natatapos ng college. Ngayon, isa lang ang anak o 2 anak, nagtatrabaho yung magulang, hindi pa rin hukasya. Ayusin ho natin yan. Marami pong salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Kasaysayan sa puntong legal. Inyong natunghayan ang palatuntunang Kasaysayan sa puntong legal. Hanggang sa muling pagtatanghal, Kasaysayan sa puntong legal. Handog sa inyo ng economic researcher Ben Garcia. Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AM Worldwide. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha! Lagundi Tea! Happy Cha! Lagundi Tea! Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na! Happy Cha! Lagundi Tea! 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro! At subok na! Richcore is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha! Lagundi Tea! FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough, at tuklasin ang marami pang health benefits. Fits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay.